So, pasensya na, medyo maliit yung pwesto natin dito. Saan na tayo magmamalaki ng pwesto pag may budget na tayo. Yo, what's up? How are you, mga werpa? No? So, ano na? So, good morning sa inyo, mga werpa. At ngayon, medyo malayo ka. Ayan. Ngayon, no, mga werpa, first time ko tong gagawin at first time kong magagawa to dito sa vlog ko. Customize ng sapatos. Magpintura ng sapatos, no? Gaya ng mga ginagawa ng iba, no, mga werpa. So, first time ko gagawin yon, no? At maglinis ng sapatos, no, mga werpa. At ngayon, sisimulan na natin. Ang bala ko kasi, yung Air Force One na to. Ito. Itong Air Force One na to, ang bala kong pinturahan. So, linis na to. So, ito na lang, sole na lang siguro kasi naninilaw siya. So, gawin na natin, no, mga werpa. Ngayon, no, mga werpa, meron akong isang lalagyan dito. So, ngayon, maghahalo tayo ng oxidizer. So, meron ditong Shoe Express. Shoe Expo. Paolo Tomenes. Meron din ditong bleaching powder. Ngayon, kailangan natin ito, mga werpa. At ang oxidizing solution, 12% na mawer pa. So ngayon, ipaghahalo natin itong tatlo na to para dito sa mid, sa ano na to, sa sole na to, hanggang sa ilalim na mawer pa. At patutuyin natin sa araw. So, let's go! Kung napansin nyo mawer pa, hinalo ko siya. Ayan. Pinagsama ko yung tatlo na Shoe Express, tsaka oxidizing solution, at isang bleaching powder na mawer pa. Ngayon, ipapahid na natin siya. Yan. So, sisimulan natin dito. Napahira na natin ng oxidizer. So, ngayon naman, pinta naman natin ng binwrap. Ibabalot natin dito ng mga wepa. So, ayan na mga wepa. Binalot na natin siya. Make sure na nagbalot siya ng mga werpa. At ngayon, gagawin naman natin is ibibilad natin to sa araw ng mga werpa. So siguro mga 30 minutes or 50 minutes pwede na siya. Pero kung kaya, gawin natin 1 hour ng mga werpa. At ngayon, no, mga werpa, yung in-order ko sa Lazada is dumating na siya, no. Ito yung lalagyan ng sapatos, kasi nga yung mga sapatos ko is nandito sa ilalim. Ayan, so ang binili ko yung ganito na nalalagyan na ng sapatos. Kung nakikita nyo, ayan, patong-patong na. Ayan, nasa ilalim yung iba. Oh, madilim lang, hindi makita. No, so, ayan, so hindi mo na natin ito bubuksan. So, matrabaho kasi siya, so mamaya na lang ito, no, mga werpa. Ngayon na ba, werpa? Ito na yung resulta nung ginawa natin. So, ito na. Nilinis ko na siya. Ayan, kung nakita niyo puting-puti. Ganito siya kanina. Naninilaw. Pero ito na yung ano niya ngayon. No, kung kita niyo na may pilkaiba, no? So, maputi itong isa. Ito, naninilaw pa, no, mga werpa. Solid kasi yung init kanina. So, dinilat ko siya ng 1 hour. So, sana gawin niyo rin yun, no? So, ito yung ano. Ganito siya kanina, no? Naninilaw. Ito na siya ngayon. So, ngayon, nagagawin natin is pipinturahan na natin ng mga werpa. Ngayon, mga werpa, so, kailangan natin gumamit ng dyaryo or ganitong papel, ano, para pag nagpintura tayo is hindi
makaalat ng malware pa. At syempre, bago mag-umpisa, lalagyan natin ng tape, no? Kasi hindi naman tayo ganun kagalingan pag ano, magpintura. At dito natin ilalagay, no? Kahit, para kahit lumampas man, okay lang ng malware pa. At least, nandun pa rin siya, naka-align pa rin yung ano niya, no? Yung pintura, no? Ng malware pa. So, ngayon, i-take na natin. So, ayan, no, malware pa. Kung napansin nyo, tinit natin, no? So, hanggang dito lang naman. Hindi naman tayo aabot dito, eh. Kasi mali yung, ano, eh, walang makapal-kapal na tape. So, okay na lang din, no? Ito na lang. At sakto, mahaba pa yung kuko ko. Kaya, yung mga sulok, siksik ko pa yung mga tape. Ayan. So, ngayon, umpisahan na natin ng pagpipintura ng sabatos, ano? Papakita ako sa inyo. So, para sa mga pintura, gagamit tayo ng Hickel paint. Ayan. Ito yung red. So, leather siya naman. Ayan, ito leather. Ito, mayroong blue. Red ulit. Bali, napadoble yung red. At, ito naman ang white. Ito naman ang... ito, black. At ito naman ang... ito naman ang water base, no, malware pa. So, ito yung finisher niya pag natapos na yung pintura, no, malware pa. Ayan. No, malware pa. Sa mga kulay, kung napansin nyo, walang kulay yellow, ano, malware pa. At siguro gawin na lang natin siyang Jordan Retro, no, malware pa. Pero kaibigan naman ni Jordan si Kobe Bryant, ano. So, connected pa rin, no, malware pa. So, first time ko lang naman, eh, na mag-restore. So, gawin natin ang mga kaya natin. So, let's go! Jordan Retro is gagamit tayo ng red, black, no, mga wear pa. Ayan. So, wala tayong canvas para pinturahan yung logo, no? Pero gagawin natin ng retro pa rin, no, mga wear pa. Ito na, sisimulan na natin. Bago tayo mag-umpisa, syempre, importante i-shake mo muna. Lagyan natin ng black ito. Ayan. At ito. So ngayon natapos na natin itong dito banda, no? Yan, ng black. Ngayon naman, ang lalagyan naman natin ng black is yung shoes or yung Nike, ano, mga wear pa. Ala, no, mga wear pa. Dito sa Kekaw paint na to is ilalagay ko yung link niya sa description kung saan kayo makakapag-order nitong mga pintura na to, no, mga wear pa. So hintayin nyo lang. Everything. At dito, lalagyan ko na lang din na color black ng wear pa. Tapos na natin ito, mga wear pa. Maglalagay na tayo ng color red dito sa walang laman na lalagyan na to. No, naghanap pa ako. Ayan. So, magbubuhos na tayo ng color red. Para yung pagiging dark niya is maganda. Yan, konti lang. Next lang natin, no, malware pa. Everything.
Ang hirap pala mag ano, pintura, nag-costume. Ano mga wear pa, so... Matida lang. About everything. Know what I'm talking about. What can a man say when love walked away? About everything. Know what I'm talking about. What can a man say when love walked away? So ayan o mga werpa, medyo mahirap siya kasi nga, ay nalaglag. Okay na. Kasi nga yung mga sulok-sulok hindi maano masyado, hindi mapinturahan masyado yung mga sulok-sulok mo. Kaya may mga nangyayari na lumalagpas-lagpas ng konti lang naman o mga werpa. Ngayon o mga werpa, ang gagawin natin is yung ilalim naman no, ang pipinturahan natin ng kulay-pula no. So pininturahan ko lang yung gilid na muna kasi ito yung pinakamahirap sa lahat. Ayan, kasi kailangan hindi siya lumampas. At sa mga magpipintura pala dito sa baba, make sure na wala yung mga bato-bato na maliliit or yung mga sabit-sabit na mga wear pa. Brush nyo muna. Ayan. Ayan, tatanggalin na natin yung tape. Nakikita nyo, may mga lampas-lampas pa siya. Second coat, ito gagawin natin. Kita nyo to, ito pipinturahan din natin yung Air Force One ng mga wear pa. Mga wear pa yan, sumablay ako. Pero okay lang yan. Ano lang, concentrate lang. Pagpasmado ka, hindi mo magagawa yung pintura na gusto kung saan dapat. Ano mga werpa, kung nakikita nyo yung Nike Air yun dito ay nakalagay, so pipinturahan din natin yun. After nang nalinis natin to mga werpa, so, a-apply na natin siya ng finisher. So, guin muna natin. Yan, so. Make sure na konti lang yung lalagyan nyo kasi pangit na pag makapal na siya. Palan ko ng konti kasi no mga werpa. Ayan, lagyan nyo lang kung saan parting wala pa. Meron ito spray kaso walang available kaya ganito na lang. Mas okay na to no mga werpa. Ngayon no mga werpa, tapos na tong ginawa natin Nike Air Force 1 Jordan Retro. Ngayon, kung nakikita nyo naman. Ayos na ayos na siya ng mga wear pa. So, hindi man ganun kaganda, hindi man ganun ka-perfect. At least, ginawa pa rin natin yung best natin.
sa pagko-costume, ano. So, umpisa pa lang naman to. So, marami pa tayong iko-costume. Hintayin nyo yan, no? Mawawear pa, no? Ayan, na ang resulta. Na-try ko yung pintura. Ang ganda ng pintura. Cocoa paint. So, ito, no? Mawawear pa. At sana may natutunan kayo. At sana nagandahan kayo sa ginawa ko, no? Hanggang dito na lang, ano? Mawawear pa. At maraming salamat sa panonood. So, yung mga pintura, itong cocoa paint na to, is ilalagay ko yung description dito. So, kita nyo naman ang resulta. Maraming salamat sa inyo. So, make sure na like and subscribe and comment ka sa channel ko. So, hanggang dito na lang. Sabi yourself, wepa in the house.